Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Governor Marilu Caico at Governor Sakortan. Oras mula Batanes hanggang Hulusulo, alas 8:02. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan, kasama sina Lakay, Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Api, DZRH Damdaming Bayan. You're a holiday, such a holiday. Ooh, you're a holiday, such a holiday. It's something I think's worthwhile. Holiday po ngayon, chill-chill lang. Makes you smile. Abay, ang luwag-luwag ng makalsada po ngayon, mga habigan. Sana araw-araw ganyan, ano ha? Sana araw-araw ay holiday. Sabi naman ni Manong Jericata, araw-araw bumiyahe, ha? Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Makalma. O mga kuya, ha, baka nakabakasyon dyan, ha? Baka mamaya ay bukas ay magulantang na naman kayo, ha? May oil price increase na naman bukas. Talaga naman itong mga oil companies ayaw tayong tantanan, mga kuya, ha? Abay, gasoline, baka doon mas ng 7 centavos hanggang piso, ha? Ayan, akala ko ba mag-roll back ang diesel? Akala ba dagdag bawas sabi last week? Eh, ngayon ni puro increase na, ha? Abay, 20 to 40 centavos kada litro naman ng diesel. Ang maaring itaas po, mahabigan. Nawala na yung bawas, puro dagdag na lang. Puro taas. Kerosene, 40 centavos to 70 centavos naman. At ito pa mga misis, talaga naman ano ha? Eh dapat eh, chill-chill lang po tayo ngayong holiday, ngayong araw ng Lunes. Eh kaya lang eh, ngayong araw po ng Lunes, ang implementation naman ng toll fee increase. Diyan po sa Cavitex. O yun, yung mga dumadaan sa Manila Cavitex, Cavite Expressway. Abay, nagsimula na kanina hating gabi, mga kuya, ha? Baka magulat kayo, ha? Abay, medyo mataas-taas pala. Yung, ano ba itong Arwan, ha? Malu, ha? Ito ba yung original na Cavitex? Abay, halos magkano itataas? Abay, 3 pesos, ha? Ayan yung dating 33 ay magiging 35 na. Ayan, 2 pesos yan. Yung 67 magiging 70 pesos na, ha? Ayan, at yung class 3 naman, yung dating 104, magkano na aabutin yan? Such a holiday. 150 na ba? Hindi naman. Pero yung R1 extension segment, mahabigan, medyo mataas ang increase na ipinapatubad ngayon ng Metro Pacific Tollways. Ah, kay Boss MVP, ha? Ayan, ayun po yung mga nasa video po natin, mahabigan. Abay, yung ano ito, ha? May 73. Ah, ito yung R1, ha? Oo.
Aba, yung R1 extension segment, anong lugar ba itong R1 extension? Extension, saan ba ang abot nito? Aba, 73 ang itataas, ha? Tapos yung magiging 146. Ayan, di ko masyado ayan, yung pong class 1 na 73 pesos, class 2 146, yung class 3 ay 104. Aba, ilang kilo na rin ang bigas yan, mga kuyang, mga misis, ha? Abay, dalawang kilo na rin ang bigas yan. Marami tayong iso ngayong tatalakayin, mga kuya, ha? Although na dapat chill-chill lang tayo, ha? O yung mga kuyang nating mga motorcycle riders niyan, ha? Abay, akala ko sharing ang ano, ha? May sharing ng lane ang mga nagmumotor at saka nagbibisikleta. Abay, bawal palang dumaan yung mga motorsiklo sa ano, sa bike lane. Pero iilan lang naman yan, eh, ha? Diyan pa sa EDSA, eh, gaano ba kahaba yung bike lane? Na ayaw dapat, eh, hindi rin pasukan ng mga motorcycles. Pero eto, mga kuya, mahigpit, ha? Ayan, abay, habang napipinto ang oil price increase na naman na bukas, abay, magkano na ang ano? Itinaas ng diesel. Almost 6 pesos na yata sa nakalipas na 3 buwan. Ah, 3 linggo. 3 weeks. Ha? Ay, nako talaga. Ang dami nating hindi magandang balita. Eh, ito nga grupo ng mga transport na group, mga habigan, humihirit ng ano ba talaga, kuya? Ha? Modi, ha? Ayan. Piso ba o 2 piso ang hinihirit yung fare increase? Dahil sa tuloy-tuloy po na pagtaas ng petroleum products. Pero sandali lamang, duma kumata sa Malabon, ha? Malabon ba yan na botas? Ayan, Malabon. Abay, grabe naman po, mahibigan. Ganun ba? Sino ba una? Standby, Edwin, ha? Unayin nga muna natin si Kamode Furanda ng Piston. Abay, magkano ba ang hirit nilang fare increase? Piso nga ba o 2 piso? Dumb-dumbing bayan. Sa bagay, di mo na rin masisisi ang mga jeepney drivers, mahabigan, eh. Sobra na itinaas ng single sa presyo ng diesel. Abay, magkanong malaking kabawasan ito sa kanilang kinikita? Kamode Furanda, magandang umaga po sa inyo, Kamode. Magandang umaga po, Sir Bio, at siyempre sa ating mga tagapakinig, magandang umaga po sa lahat. Ayan na, dahil sa tuloy-tuloy po na pagtaas ng presyo ng petroleum products, magkano po ang hiningin yung fare increase sa inyong hanay? Piso nga po ba o 2 piso, Kamode? Yung pinal po nung alliance sa LKPRB ay kaugnay ito dito sa pagbubukas dapat o pagbabalik doon sa NC na 2017-035 na kung saan ay yung pagtumatas nga yung presyo ng petrolyo. Mm-hmm. Halimbawa, pag umabot po ng 45 per liter ay automatic na meron siyang 50 centavos per sa minimum. Kaya ito yung ating ipinail, at kakibat din ito ay yung may kakibat na 2 piso. Pero siyempre sa bahagi po natin ay pagtingin po natin ay papatsing solusyon lang to, pa kung mawalan din ito ng saysay, kung tuloy-tuloy nga na tumataas yung presyo ng petrolyo. Kapag tingnan po natin, Sir Dio, sa ugos pa lamang ay halos 4 beses na pong tumaas yung presyo ng petrolyo, kung saan ay halos 250 pesos pa bawat araw yung nawawalang kita sa mga driver at mga operator, hindi lamang sa hanay ng mga ng traditional jeepney, kundi sa lahat ng ating public transport. Kamode, magkano ang nawawala po sa kita ng mga jeepney drivers ngayon dahil sa oil price increase? 250 kada araw po yung nawawala. Kaya kung kami po ay nakaka 30 liters per day, ay pag sinuma po natin, Sir Bio, sa loob po ng 25 days, ay halos sa kulang-kulang na 7,000 yung direct na nawawalang kita na dapat ito ay nagagamit na
ng mga driver at operator sa pangangailangan ng kanilang kanilang pamilya, dahil nga tuloy-tuloy pagdaas, nawawala po ito sa kita ng ating mga driver at operator. Pero sabi ng LTFRB ni si Chairman Aguadis, bibigyan naman daw kayo ng ayuda, Kamodi. Opo, bukas nga po ay magkakaroon ng pagbinig, ano, kung nangyay dito sa Ipinalang Alayan na napetisyon. At sa atin naman, ay ito ay bahagi lamang din ng karapatan ng mga driver at operator para at least kahit pa paano ay makatugon doon sa pangangailangan nila. Pero pag tayo sa DIO ay masang panawagan pa nga natin ay yung pagbasura talaga dito sa old regulation law, kasi sa lubog ng 26 years ay halos patunayan naman na hindi naman talaga nakinabang yung mga driver at operator. At syempre yung ating mga mamamayan, sapagkat yung paggalaw ng presyuhan ng petrolyo ay yung oil company na lamang yung nagtatagda. Mm-hmm. Kaya tayo ay sinusuportahan natin itong House Bill ni Congressman Erwin Tulfo, yung pagbasura doon sa old regulation law. At yung ating kagiyat na panawagan, yung kagiyat na pwedeng tugunan ng ating pamahalaan, yung maglabas ng isang system order na parang pansamantala muna i-suspendi yung implementation ng masyadong mataas na buwis sa produktong petrolyo, para kahit papaano ay makagapa yung maliit na kinikita ng ating mga driver at operator, at syempre ng ating mga manggagawa na kung saan ay mababa talaga yung sahod ng ating mga manggagawang Pilipino. Kamodi, alam nyo, maganda yung panukalan nyo, mukha nyo na dapat ay baguhin yung old regulation, no? I-repeal o kaya amyandahan. Kaya lang, abutin pa ng siyam-siyam yan, legislation yan na Kamodi. So, sa kagyat na paraan, anong mas gusto ninyo? Yung bigyan kayo ng ayuda o yung fare increase? Pag tinilan po natin sa DIO, baka mas dun pa tayo sa pagsuspindi ng buwis o sa pinagproduktong ng petrolyo. Yung nga hinihinga natin na maglabas ng isang executive order si BBM. Okay. So, magkano ba ang ayuda ibibigay sa inyo? One time lang yata ito. Magkano ba ibibigay bawat driver at mga operators? Dati po doon sa nakita natin na inilabas ng LTFRB ay 6,500 sa traditional jeepney, 1,500 sa tricycle, 10,000 naman dito sa mga nag-modernize. Ngayon, Sir Diyo, pagtingnan po natin itong subsidy, bagamat sa biglang tingin ay makakatulong sa atin, pero pagtingnan po natin doon sa seri ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo, ay halos 4 na araw lamang na gagamitin ng ating mga driver at mga operator yung 6,500 pesos. Kaya mas ang inano pa nga namin, bagamat natutunan naman, makakatulong, pero mas dapat tingnan din ng gobyerno yung time na solusyon doon sa kasalukuyang kalagayan natin sa usapin ng industriya ng langis. Dahil sa ngayon, kaya bati sa pakipagtalastasan po natin sa Department of Energy, ay talagang magkakaroon talaga ng mga seri ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo, dahil nga dito sa pagbabawas sa 1,000,000 barrel na supply dito sa ating bansa. Kaya mas maaga dapat ay akagyat na solusyonan ng ating pamahalaan. Okay. So, Kamodi, ano bang tingin nyo? Tataas para pa ang presyo ng petroleum products sa mga susunod na araw? Ang isang inano po natin ay bukas, mayroong magaganap na kulang-kulang na 2 piso na tataas sa presyo po ng diesel, at parang 1 piso naman sa gasolina at ng kerosene. Yung nakaabang na pagtas bukas. Abay, nakalula naman yan. Kasi ang balita namin hanggang piso sa gasolina ang increase, sa diesel hanggang 40 centavos. Pero sa inyong hanay, aabot ka man ng 2 piso uli? Katatapos yung 2 pesos na ano? Kulang-kulang po ng 2 piso. Naku, Diyos ko. Bato Diyos, so nakita natin na ano. Yan ang abangan natin. Talagang sabi na, ito na yung survey, ito yung pang-apat na pagtaas sa buwan ng Ugos, ay kung yung dati, yung 3 taas, ay umabot po ng, sa 2 taas pa lang dati, ay umabot po ng 90 centavos, nadagdagan niya ng 3 pesos, na mahigit. Kaya umabot ng 12. May pag-naging nga po yun, na ngayon ay kulang-kulang na 2 pesos, almost 14 pesos po, yung itinaas pa sa buwan pa lamang po ng Ugos. Okay. Kamodi Floranda, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Thank you.
Salamat po, salamat Sir Rio, palagi po mag-ingat. Ingat din po kayo. Abay, mahabigan ang presidenta ng Piston, Camo de Floranda. Abay, grabe naman ha. Abay, Secretary Lutilio nga pala. Di natin narinig ganitong Energy Secretary Lutilio ano. Abay, ilang buwan ng ilang linggo nang tumataas ang presyo ng petroleum products. Pero ang Energy Secretary ay hindi po natin masyadong naririnig. Ano ba ang ano rito ha? Aksyon na. Ano ba ang rekomendasyon sa Pangulong Marcos? At siguro dapat tingnan ito ng Malacanang, Apo Lucas Bersamin. Abay, hindi po basta-basta mahibigan ang 2 pesos and 50 centavos na mawawala sa kita ng ating mga jeepney drivers sa araw-araw. Abay, ilang kilo na rin ng bigas yan, yung 250 pesos na mawawala po sa kanilang kita. Dumb-dumbing. Naka talaga puro akala ko good news sa mga babalitaan, puro bad news 'tong mga nababalitaan natin ngayon ha. Abay, Cavitex toll fee increase, oil price increase. Ayan, ano ba ang bad news? Kaya dumako tayo sa good news naman, mga kuya, ha, mga misis. Ay, naka talaga good news naman tayo sa mga mahilig magkape, ha? Abay, may twin pack na po ang James 3 plus 1 coffee mix. Ito ay may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. Ang James 3 1-in-1 Coffee Mix Twin Pack ay may spirulina na mayaman sa protina at minerals. Kaya naman na Mr. Jimmy Serrato, ha, napakasarap magkape. Lalo kung kapeling mo ang mahal mo sa buhay, o di ba? O ano pa hinihintay ninyo? Mag James 3 plus 1 Coffee Mix ka na. James 3 plus 1 Coffee Mix Twin Pack, tulong para may plus ka sa life. Dumb-dumbing. Bayan. Oras, Chief Justice Alexander Jasmundo. Kumusta po kayo, ha? Saan po ba kayo nag-holiday ngayon na CJ? Oras, alas 8.19. Standby, Edwin. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat. Dumb-dumbing. Bayan. Oras, Mr. Cesar Lee, ganap ng alas 8.23. Abay, may text dito eh. Abay, lakay yung 50 pesos na kilo ng bigas. Abay, hindi na masyadong maganda. Abay, talaga naman ano. Abay, yung 250 pala na wala sa mga jeepney drivers, eh, ilang kilo na rin yan? 5 kilo, ha? Pagkatapos, Diyos ko. Paano kayo mga anak pa nilang mga nag-aaral? Pasukan na ngayon. Sandali lamang Edwin, sandali lamang Colonel Jonathan Tangonan. Andito na siya mga kuya. Andito na ang pinakabago nating paborito, ang MP Chaser Sparkling Apple Iced Tea. Oh, di ba? Bagay na bagay sa MP. Walang halong biro at walang halo-halo rin. Napakasimple. Napakasarap. Shot ng MP, sundan mo ng malamig na MP Chaser. Ah, refreshing. Sino mag-aakala na may isasarap pa pala ang MP, di ba? O ano pang hinihintay ninyo? Try nyo na. Alamin nga natin, mahabigan, update. Kawawa naman itong Taiwanese National ba yun, ha? Abay, kinidnap ng dalawang Chinese. Pagkatapos ay halinihin ang ginahasa po, mahabigan. Alamin nga natin ang latest kay Edwin. Abay, pero ba't napunta ng Malabon ang mga ito? Alamin nga natin at paano nagkakilala itong ano? Ba't itong mga Chinese ay ba't itong Taiwanese ang kanilang nabiktima? Ito ba mga Edwin ay nagtatrabaho sa Pogo? May mga Pogo ba dyan sa Malabon? Aris number 23, Edwin Duque, please come in. Edwin. Mayor Gayo, katabi ko siya Police Colonel Jonathan Tangonan, ang tipo police ng Malabon. Ito'y isa rin na itong pasod, Mayor, kaya accomplice na agad eh. Ayan. Si General Singura, yes, line tayo sa Disarit, Mayor Gayo Pakalpa, sir. Kumusta po? Paano nyo, ano po yung ginawa nyo? Ano yung nagsususi para mahuli nyo itong dalawang Chinese na sinasabing gumidap at nanggahasa sa isang nabiki ba? Salamat, Alam Duque. Mayor,
Deo Makalma, Kuyang Sir. Ah, good morning, Kuyang Jonathan Colonel Sir. And magandang umaga rin po sa mga nakikinig ng ating programa. So paano sa nangyari? Paano ito nangyari? Saan kinidam itong Taiwanese at bakit sila napadpad diyan sa may Malabon? Diyan ba sila nakatira? Hindi po Kuyang Deo, sila po ay mga taga Malate, Makati, Malate. Wow. At nai-text lang po sa akin yan sa Viber na meron siyang friend na di umano ay inabduct nitong five Chinese national. Mm-mm. At humingi po siya ng tulong sa akin. Sabi niya, needs help, emergency. Mm-mm. My friend is abducted. So kinuntahan po namin yung itinuturo na lugar. Mm-hmm. Kasi GPS po yun eh. Lumabas po doon na yung pong biktima at saka yung mga suspect na abductor. Eh, nandito po sa Victoneta, north ng barangay Potrero, Malabon. Opo. Mm-hmm. So ang ginawa po namin, nakipag-ugnayan po kami sa mga barangay official at saka sa homeowner president kasi hindi rin naman po kami sigurado dun sa report na tinanggap namin. So pagdating po namin dun sa bahay na nandun yung biktima at mga suspect, pinauna po namin yung barangay official at saka yung homeowner president at mm-hmm. Pinagbuksan naman po. At dun po namin nakita, pero dalawang Chinese nationals lang po yung nakita namin dun at saka mm-hmm. yung biktima. Mm-hmm. Hindi po lima at sabi dun sa report. Nung makita po namin, may picture din naman po kami ng biktima, pinakita po namin. Nag-match po dun sa victim. Mm-hmm. Kaya po, in-invite po namin sila sa police station po dito sa Manabon. Okay, Colonel Jonathan na Kuyang Sir, saan kinidnap itong Taiwanese victim? Saan daw po kinidnap yung... ayon po sa report itong victim, siya po ay in-invite ng kanyang friend na pangalan ay Aksin. Kaya Chinese din. Nung August 14. Kaya lang po, nung pumunta siya, mm-hmm. wala po yung kanyang friend. At ang nandun po ay yung, according to her, ay yung 7 Chinese nationals na nag-abduct sa kanya. Oh. Ano, parang sinet up, sir? Ganon? Yun po, parang yun po ang lumalapas. Mm-hmm. Uh-huh. At yun nga po, dinala siya dito sa Victoneta North. At yan po ay isang malaking subdivision dito mm-hmm. sa Barangay Potrero, Malabon. Anong trabaho sa... Yan po mga yan, ay umuupa lang po yung abductors dito sa isang bahay. Mm-hmm. Ito po ay nandun sa 89 Block 5 Oak Street, Victoneta North, Barangay mm-hmm. Potrero. Kaya Jonathan, sir, anong trabaho nitong mga Chinese dito? Ba't andito sila? At itong Taiwanese, yung victim? Sir, according sa ating mga investigators, ito pong dalawa ay parehas na unemployed. Oh. Wala pong trabaho. Mm-mm-mm. Pero meron po silang mga kinakasama na Pilipina na nandito rin po sa Pilipinas. Pasay. Okay. So ay balita rito hiningan para yung babae ng ano ng victim ng $71,000 sa Colonel? Hindi lang po 71,000. Meron pa pong $21,805, may $20,000. Mm-hmm. May $1,000 po at may $10,000. Wow. Hinihingi po ng mga suspect. Mm-mm. At nakapagbigay itong victim, saan siya kumuha ng pera? Ayon po sa kanya, nakapagbigay po siya. Mm-mm-mm. At Kuyang Deo, nahihirapan din kami na i-interpret yung mga cellphones nila kasi puro Chinese character. Oh, yan ang mahirap. Kaya ano? Po yung salita nila, hindi rin po namin na maintindihan. Nagkuha pa po kami ng Interpreter po. So at least nailigtas na po yung Taiwanese victim, Colonel. Nasaan na po siya?
Nandun po sa kanyang residence at yan po ay pinababantayan natin sa ating security escort. Kasi po na medical na po siya kagabi. Wow, So positive po na inabuso, Colonel? Ayon po sa WCPD, meron daw pong laceration. Pero hindi naman po detalya sa iyo. According to our investigation. Pero sa mga suspect, Colonel Kuyang Sir, lima pero dalawa lang yung nahuli. Opo, Kuyang Sir, katanong po yan silang nakadetain dito sa atin sa Malabon City Police. Ayan. Okay, Kuya nga Colonel Jonathan Tanggonan Sir, maraming salamat at congrats. Ayan, at least nailigtas nyo kagad itong Taiwanese victim. Thank you. Good morning. Salamat po, Kuya ang Deo Sir, at sa lahat na nakikinig sa atin. Magandang umaga at mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Edwin? Yan, Mayor. Sa upo lang ni Colonel Jonathan, pero ito na yung bumungan, yung kaka-complice niyan. No, bagamat hindi taga rito yung biktima sa... nadayo dahil na doon sa factor, pero sinasaluduhan siya ng mga pamilya ng biktima at ito na yung ating makababayan na rin sa Malabon. Kaya na mula pa rin dito sa Malabon, ako President Vintuk, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Ayan, maraming salamat, Kuyang Colonel Tanggonan, ang bagong hepe ng Malabon PNP. Congratulations. Dami. Galing ha, na trace sa GPS ha. Alam po yung mahaba itong ibang mga Chinese national si Peruvian na sila sa atin ha. Ang daming ginagawang kalokohan. Abay siguro yan eh dapat matutukan din ng Bureau of Immigration bago sila papasukin dito alamin kung ano ang kanilang pakay. Sila ba magtatrabaho sa Pogo o ito ba ay mga members ng mga sindikato? Tatak! Lakay! Tatak! Deo makalma yan! Dami! Bayan! Oras ang ganap ng alas 8.22. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical with over 250 stores nationwide. EO Executive Optical, love your eyes. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Generica Drugstore. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and pre-ads for details. R.H. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical with over 250 stores nationwide. EO Executive Optical, love your eyes. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. R.H. Number 1. Knee osteoarthritis, also known as degenerative joint disease of the knee, is a wear and tear type of arthritis. Ang mga gamot tulad ng naproxen ay napagbibigay ng panandaliang lunas sa sakit na nararamdaman dulot ng arthritis. May mga pag-aaral na po na nagsasabing ang naproxen ay maaaring ibigay sa mga pasyenteng may mga kaso ng high cardiovascular risk. Pero huwag nating kalimutan na ang pinakamainam pa rin pong dumulog sa inyong doktor bago uminom ng mga gamot para tama ang paggabay sa atin. If symptoms persist, consult your doctor. At yun po ang tinig ni Dr. Ronaldo De Vera, isang rheumatologist. Ayon sa mga pag-aaral, ang taong may arthritis madalas may ibang karamdaman din. Kaya dapat careful sa pagpili ng pain reliever. Buti na lamang, may Flanax, the most prescribed naproxen brand by doctors. Kaya kapag may pangamba sa pain medicine, don't worry, maging panatag, mag-Flanax. Naproxen sodium is the generic name of Flanax. If symptoms persist, consult your doctor. Anela 84 ang DZR Reach number 1. Maraming maraming salamat po. Sama-sama tayo, Pilipino. Silver bells, silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, ring-a-ling, soon it will be Christmas Day. Merry Christmas! Aba, okay itong jowa ni Jose Marisan tsaka Senator Tol, ha?
Ninong Francis Tolentino, ha? Merry Christmas! Ready na ba mga pang-aginaldo natin dyan? Ilang days before Christmas, Sister L? Nakulakay, 126 days na lang. Wow. Pasko na. Kaya naman, Merry Christmas kay Senator Tolentino at kay Mr. Jose Marichan. Nakawala na. Nakapagpiansa na pala itong si Jose Marichan. Lakay, hindi daw kailangan ng piansa yung kanya. Ganun ba? Available ba? Oo. Parang sabi, ay hindi, kahit huwag ng piansahan niya, palabasin na. Sandali lamang, Boy Gonzales. Abay, ngayon po ay ika-40 anibersaryo ng kamatayan ni dating Senador Ninoy Aquino. Standby, Val Gonzales. O yung mga motorcycle riders natin, mga kuya, ha? Abay, huwag pasaway dahil nang huhuli na ngayon ng MMDA. May bike patrol pala sila, ha? Mm-hmm. Bike patrol. Kasi Lakay, may mga area dito sa Metro Manila na for bike only. Uh-huh. Mayroon namang ibang area na ina-allowed na bike pero pwedeng daanan ng motorcycle. Pwedeng sharing sila. Oo. Yung according yan Lakay sa pero, LTO eh. Pero yung iba Lakay at bike lane lang ibang talaga. Ibang interpretation ni Chairman Artes kanina ma-interview ni Tunjeng tsaka ni Jerry Baca. Mm-hmm. Abay, bawal daw yun. Hindi pwede. Ayan. Kasi akala ko naman Lakay, may pag may nakalagay na bike lane only, pang bike talaga. Uh-huh. Pero kapag bike, pero wala namang nakalagay na. Kasi may ganun Lakay sa seminar sa LTO, nung nag-technical driving ako eh. Ganun ba nag-seminar ka, yun ang tour sa LTO? Aba? Na parang, pero motor lang Lakay. Oo, hindi pwede yung sasakyan. Baka i-assure. Ewan ko Lakay, ako nagko-contradict yan sa tinuturo. Dapat may coordination ng LTO tsaka MMDA pala, ha? Ayan. Pero bago nating makalimutan, batin mo natin na happy birthday Senator Lito Lito Lapid Lapid. Aba, oo nga, ano? Abay, happy birthday Senator. At panayang mano ni Senator Grace po sa kanya kahapon, ha? Dahil doon sa Roosevelt, yes, pakinalita ng pangalan. Dahil baka magulat po. Teka muna, wala na yung Roosevelt. Saan ako titigil? Ba't FPJ na ito? Alam mo Lakay, meron akong mga nabasang mga comments sa isang post. Sabi ba naman nung isang comment, ang susunod, pagdating sa ganitong estasyon, kakalusin ka na. Kasi di ba may mga nung linya ang FPJ Lakay sa kanyang mga pagpuno na ang salop, gano'n. Salop, ayan. Ayan, salop. Kapag punon ang salop, dapat ng kalusin. So sabi nila gano'n daw, pagdating sa FPJ station, kakalusin ka na. Ang kita mo nung talagang pasalamat ni Senator Grace po, ha? Pero dahil, Lakay, kasi national artist si FPJ, Fernando po, diba? Jr. At bukod sa national artist, siyempre, sino ba din nakilala kay FPJ? At si Senator Lito Lapid pala ang author ng panukala na palitan ang Roosevelt Avenue ng Fernando Poo Jr. Mm-mm. Kaya yung LRT1, abay wala ng Roosevelt, ha? FPJ na ngayon. FPJ May mga ibang umaalma Lakay na parang, bakit niyo tinanggal yung Roosevelt? Yung Roosevelt, si Roosevelt, di ba Lakay? Franklin Roosevelt. Siya yung former president ng Amerika. Marami daw na itulong sa Pilipinas. Ay, sabi naman ng iba, bakit deserve din naman ni FPJ na mailagay dyan? Dahil siya ay national artist. Oo naman. At ang author ay si Birthday Boy, Senator Lito Lito Lapid Lapid. Mm-hmm. At siya ito pala ay ang nag-sponsor naman ay si Senator Tito Sen. Mm-hmm. Senate President Tito Soto noong 2021, pinirmahan naman ng Pangulong Digong. Ito ay Republic Act number 11608. Kaya ito po ay sinabay dun sa birthday, ha? Mm-hmm, ni Fernando Poo Jr. na 84 na pala si FPJ dapat. Lakay. So parang halos kaedad siya ng RH kung nabubuhay pa siya. Nga, kaedad niya ang DCRH, ha? Pero Lakay, eto, nag-message pala sa atin si ang ating beshi, Florate Rosales. Ginigreet din si Senator Lapid ng happy birthday today ng kanyang chief of staff na si Ricky Eleto, Attorney Abel, Attorney Rojo, Benji, Ryan, Mike, Shermie, Vanji, Jen, Erwin, Elaine, at si Robert. At Lakay, congratulate mo daw si Senator Lapid dahil naka-hole in one sa Mimosa Golf sa Clark after 20 years! Congratulations sa Senator Lito Lito, naka-hole in one daw sa
sa ano Lakay ito yung Okada Golf and Country Club ba? Sa Mimosa Golf Lakay. Akala ko Okada hole number 69 daw ha. Mimosa Golf diyan sa Clark Lakay. Ayan. Congratulations sa Senator Lito-Lito Lapid-Lapid. Ang tagal naman nun Lakay after 20 years. Ganyan talaga, mahirap talaga makahole in one na si Sir L. Suswertehan talaga. Oh, swerte-swerte lang yan lalo kung hindi ka naman araw-araw nag-go-golf. Sa bagay yan no. Mahirap man. Ayan, pero kung araw-araw ka nag-go-golf, katulad ni Arnold Clavio, ni Egan. Lagi ka makaka-hole in one. Itong si Egan, naka-apat o limang hole in one na yata ito. Wow, talaga ba? Parang akong maglaro ng golf to, minsan twice a day pa. Baka workout na niya yun, ipang-workout ang braso. Ayan, congrats, Egan. Ayan, so yan po, congratulations Senator Lito-Lito ha. Lapid-lapid, naka-hole in one ka pala sa Okada Golf and Country Club ha. Sa Okada. Saan? Mimosa Golf nga daw. Sila kayo talaga. Akala ko hole 69 sa Okada. Ano ba naman yan? Ay, room 69 ba? O, teka muna bago natin makalimutan. Ha? Pasalamatin natin si Dr. Angelito Buan. Ayun. Dito po sa binigyan na thank you po. Award po sa una sa DZRH. Yes. Pinaralan po ang DZRH bilang best radio station of the year. Mm-hmm. Ayan. Nang Gintong Parangal Award sa night na ginana po nung Saturday night diyan po sa Grand Ballroom ng Okada. Ayan. May kasama pa yan laka-asay diyan sa Certificate of Recognition na talaga namang nakalagay sa frame. Ayan. Mayroon pa yung trophy. Asan trophy na tayo? Hinanap kayo yung trophy. Ayan. Maraming salamat. Doktor, mayroon yata tayong actual footage dun sa RHTV during the award. Ayan. May video tayo dahil may coverage tayo na sarili. They should be aired. Sayang. Yung kinam ni Mary si Mary Antalan, at saka si Bea Jauregui. Ang ating nakasama doon. Ito po ha, maraming salamat Dr. Lito Buana. At hindi lang yan, ikaw na magbanggit. Dapat ikaw na Lakay. Ikaw na. Kami din po ay pinarangalan. Konting yabang, wait lang. Ayusin ko lang yung damit ko. Ayan. Best news anchor tandem. Sa Lakay, public service naman. Tayo ay best tandem. Ayan. Tandem. Hindi po riding in tandem, ha? Ito po yung aming certificate of recognition. Maraming salamat best sa news anchor tandem. Yes. Sa Gintong Parangal Awards. Maraming salamat. Basahin mo kay, nakalagay dito Lakay. Best news anchor tandem given during the Gintong Parangal Awards night held this 19th of August year 2023 at the Grand Ball Okada Manila Paranaque City, Philippines, signed by President Dr. Angelito T. Buan. And maraming salamat po sa bumubuo ng Gintong Parangal. And of course Lakay, at mayroon pa pala tayong trophy. Ayan, ipapakita ko rin. Ito po yung aming trophy. Meron pa medalya At meron din tayong medal. Ayan, ito po yung aming yung bang medalya. Pwede ba to Dr. Buan? Ginto ba talaga yan? Pwede ba isang laki yan kay Congressman Villarica o kaya kay Congressman Gastam Bunting? Ayan. Wait lang, kinuha ko lang yung medal. Ayan, mayroon din yan Lakay. Ito, gintong. Talagang gintong parangal, ha? Ayan. Dalawa po dahil yung isa sa RH at yung isa naman po ay sa amin ni Lakay Day. Maraming salamat po sa Gintong Parangal Awards sa inyong pagkilala at yung ganito pong mga parangal po ay lalong nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Para lalo po namin pinagbubuti po ang aming pagbabalita at serbisyo sa ating mga kababayan. Yes, at maraming salamat din pala Lakay dahil hindi naman natin alam yung award na yan. Dahil ang nag-nominate po sa amin, maraming salamat sa Voice of the Youth Network, ayan, sa bumubuo ng mga voting. May nag-nominate pala sa atin. May nag-nominate sa atin Lakay, hindi natin alam. At maraming salamat dahil na-appreciate nila tayo. Thank you salamat sa inyo sa voting. Maraming salamat. Alam mo, address na ito, painumin ko sila ng emperador. O diba Lakay, at least may naka-appreciate sa ginagawa natin Lakay. Kasi daw sabi nila Lakay, maganda daw ang tandem natin. Oy, maraming generation salamat noon, po. Generation ngayon. Charot lang. Parang pinagsama mo parang sinabing nagsama ang matanda at saka bata. Niloloko mo ako.
Saluhan daw ng generation. Ah, ganun ba yan? Okay. Maraming salamat po, Dr. Angelito Buwan. Thank you. At yung gintong medalya, baka next time po nabigyan nyo kami ng award. Baka huwag nang gintong medalya, baka gintong ano, baka gold bar na lang. Gold bar. Pa, kailangan ko po ng cash. Charot lang. Thank you po at mabuhay po kayo. Ayan, maraming salamat gintong parangal awards. Thank you Dr. Angelito Buan. Daming bayan. Sandali lamang ata, nasa ba si Boy Gonzales? Nasa Manila Memorial Park ba ito? Kasi ang Manila LG at iba pang mga grupo nagkaisa sa paggunita sa 40th death anniversary ng dating senador Ninoy Aquino. Alam niyo ba, mabing ang trivia lang po, ha? Alam niyo ba na si dating senador Benigno Aquino at the late president Ferdinand Edralin Marcos, alam niyo ba na sila ay magbrad, mga habigan, sa fraternity? Ayan, alam to ni Secretary Boying. Ayan, magbrad ang mga ito, ha? Sa Upsilon Sigma Phi, dyan po sa University of the Philippines. Kaya lang ay kahit magbabrad din ay pagdating sa politika, minsan may mga That's politics na kayo. Minsan hindi natin naiiwasan yung mga ganun bagay. Sa fraternity, one for all for one. Kaya lang eh, may mga bagay-bagay din po, mahabigan, na hindi nagkakasundo sa politika at sa prinsipyo. Aris number 29, Boy Gonzales, please come in. Boy G, anong meron sa Manila? Asan si Boy? Saan ba siya? Nasa Manila Memorial Park siya o nasa Manila City Hall? Meron ba sa... O sa ano kaya? Sa Makati, ha? O nga pala, sa Makati nga pala. Kumusta si Mayor Abby Binay? Kumusta si... Close na ba sila ni Mayor Lani? At saka si dating Vice President Jojo Binay. Mm-hmm. Sila yung organizer ng Atom nung araw, eh. August 21 Movement. Ha? Wala na ba yung August 21 Movement? Yung Atom Group, ha? Okay, wala si Boy, ha? Eh, kung wala si Boy, edi si Val Gonzales. Ayan. May bike patrol na ang MMDA at nagsimula ng manghuli ng mga motor rider na dumadaan sa bike lane. So, bawal nga lalagalakay. Oo, mga kuya, ha? Makinikit na 1,000 ang multa niya, ha? Mm-hmm. Malaki-laki yan. Nako, eto na. Nandyan si RH5 Val Gonzales. Val? Yes, Sister El at Mayor, umarangkada na ang panghuhuli ng MMDA ng mga motor rider at ibang mga motorista na umaagaw para gumamit ng bike lane. Ang mga tauhan ng MMDA Bike Patrol ay nandito ngayon sa bahagi ng stretch ng EDSA, particular na dito sa may Santolan hanggang dito sa may bahagi ng Ortigas area. Pero ilang oras na sila rito, Mayor at Sister El, abay. Niwala ni isamang nahuhuling mga violator. Aba? Ito marahil ay dahil sa ngayon ay holiday, Mayor. Kaya medyo kukunti lang yung gumagamit ng EDSA. Kaya yung iba, narinig na rin siguro sa ating balita kanina pang madaling araw na ibinabalita natin sa DCRH News na ngayon yung implementasyon ng panghuhuli ng mga gumagamit, mga motor rider, maging yung iba pang mga motorista na gumagamit ng bicycle lane na. Pero yung mga violator, Mayor, at lantarang lumalabag sa paggamit ng bike lane ay nasa bahagi ng Quezon City, base dyan sa mga kuha nating larawan. Yan yung mga pinapakita dyan sa RITD. Yan yung mga jeep at mga taxi na malupit na nangharang sa EDSA bike lane. Oh, yan nga nakikita niyo. Yung isa dyan, Mayor. Teka muna pala, Bal. Motor riders lang hinuhuli. Paano kung bus o kaya jeepney ang lalabag dyan? Ayan, nasa bike lane na. Huhuliin din ba sila? Kasama rin, Mayor, dun sa mga huhuliin. Isa dyan dun sa video, Mayor. Isa dyan dun sa video, eh dyan sa may EDSA Muñoz, malapit lamang sa LRT Fernando Po Junior Station, ginagawa pang terminal ng mga pampasaherong jeep yung bike lane. Nako. Dito na. Dito na mimigas, ayan, Mayor, ng mga pasahero. Yan. Kaya lang, Boy, etong problema naman, saan magbababa, saan pipick up yung jeep kung hindi pupunta sa kanan? Siyempre, matatapat dun sa bicycle lane. Mm-hmm.
Eh merong mga may mga lugar na meron may lugar na merong loading area. Pero may sir, okay. Tama ka diyan kasi marami yung mga lugar na ibababa talaga diyan sa bahagi na yan na sakop ng bike lane. Oh, eh diyan na namimikap ng pasahero yung mga pampasaherong jeep na kompleto ng pwersa dahil meron pa silang tagatawag ng pasahero, meron pa silang mga barker na na ginagamit. Yan, yan, lalo na yung nandyan sa malapit sa LRT Fernando Po Jr. Station, dyan sa may EDSA Muñoz. Eh dyan, kompleto, ginawa na nilang terminal. Maging yung harapan ng malalaking bus station mayor dito sa may EDSA Cubao, eh ginagawa na ring terminal ng mga taxi naman. Taxi yung nandyan sa harapan ng mga malalaking mga bus terminal dito sa kaba ng EDSA Southbound at isang malupit na harang din mayor sa EDSA North Avenue Southbound ang hindi tinatakpan ng kontraktor yung hukay na alam, delikado yan yung manhole ba yan? Yung inararo mayor yung lugar binaklas yung simento dyan sa ginagawang North Triangle Common Station. Medyo pasaway yung contractor dyan, Mayor, dahil pinatawan na yan ng MMDA ng sanksyon. Dahil doon sa bigla nilang isinara minsan yung kahabaan na yan ng EDSA. Ano? Eh di huwag bayaran. Ipatawag yung contractor. I-blacklist yan. Eh pinagbayad yan, Mayor. Pinagbayad yung contractor na yan dyan sa may EDSA North Triangle. Dyan sa may ginagawang North Triangle Common Station. Eh hindi nadala dahil nadaanan natin mismo ngayong umaga yung bako-bako at talagang inararo nilang bahagi ng EDSA na bagamat meron namang mga inilagay na plastic barrier eh perwisyo yan dun sa mga gumagamit ng bisikleta dahil kailangan pa nilang lumabas dun sa bike lane dahil dun mismo sa bike lane yung sinira nitong o nasira o binungkal nitong contractor na ito at basay dun sa impormasyon na binigay ng mga tauhan ng MMDA Mayor alas 7 ng umaga kanina nang magsagawa ng meeting ang mga opisyal ng MMDA para plansyahin ang pagpatupad ng panghuli ng mga motor rider at iba pang motorista na gumagamit ng bike lane na dapat ay para lamang sa mga nagbibisikleta. Bal, isa na lang. May nahuli na ba? Wala pa? Wala, Mayor. Kanina pa nakaabang yung mga tauhan ng MMDA. Alam na motorcycle riders na kaya di na dumadaan. Tsaka mas manipis, Mayor, yung gumagamit ng EDSA ngayon, magkabilang bahagi ng EDSA, kaya nakakaiwas yung mga motorcycle rider na mangagaw sa paggamit sa itinalagang mga bike lane. Okay. Kailalim ng direktibang ipatutupad ng MMDA, abay 1,000 piso, yung ipapataw sa sino mang motor rider o ibang motorista na dadaan sa bike lane. So sa araw ng bukas, Mayor, abangan natin dahil yun yung full implementation ng MMDA dito sa bagong direktiba na panghuhuli na nila ng mga gumagamit ng EDSA bike lane. Para sa taon-taon sa Pilipinas, DJ Rich, ako naman, Bill Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez, mula sa Quezon City. Standby, Boy Gonzalez. Samba ang paggunita sa death anniversary ni Ninoy. Sandali lamang at para sa mga nagiging malilimuti na dyan mga misis, sa dami ng iniisip kaya ay inaasikaso at stress at problema dahil sa patong-patong na problema mga misis. Wala nang mabiling murang bigas at mataas pa ang school supplies mga misis. Abay, may isinad yung ating bubita, Sister L, ha? Ano yung lakay? Yung isang kwaderno ng corona ngayon, 121 pesos isa. Ha? Kamal naman na yung 100 yata. Sheets, ha? Huh? Ayan, pagkatapos yung munggol, ha? Ay, munggol pa ba lakay? Meron. Wala na yata. Munggol na yung wala yung bunggol. Ano yung bunggol? Bunggol. Bunggol yung kulay itim na malaki para hindi madaling maputol yung lapis niya talaga. Yung lapis,
112 pesos. Ah, 119. Ewan ko lang kung ilang piraso yung ano. Usually yan laki, parang marami-rami na yan. 6 pieces yata yan . Ayan, anyway. Pwede na yung 6 pieces. Pero ayan, ang mahal na ngayon laki yan. No? Naalala ko dati laki yung si Mama. Mama Yoli, love you, Ma. Ayan. Ano siya, magbibili siya ng may spring na notebook kasi mas mura yon. Tapos, ano mas mura? Yung spring, ayan, may spring, katulad ng Corona, 121, mas mahal yan. Hindi laka. Yung tahina. Yung tinatahe, mas mura yung tinatahe. Ayan. Bakit mas, kasi laki, mas manipis na yan. Mas manipis kasi na. Kasi ang ginawa na nila dyan, dahil yan nakatahina, nahati na yan. So, yung mama ko dati, ang ginagawa niya laki, dahil ang budget ay tight-tight lang, ang dami namin, 7 kami. yung may spring laki, itatahiin niya, hatiin niya yan. Ganun ba yun? Mga ganun. Para, ito sa subject mo, he, kasi, ganyan, sibika at kultura, yung mga ganun. Discarte lang yan na Sister Ella. Di ba mga misis? At yung mga anak natin, dahil pasokan na mga misis, abay, nahirapan ba sila? Actually, iba't pumapasok na yung mga nasa private schools. Kula ko. Kasi iba yung school calendar. Baka hirap sila mag-memorize mga misis. Hirap mag-concentrate sa pag-aaral. Abay, parang alalay natin kay Lolo at Lola. Bigyan din natin sila ng Memo Plus Gold. Ikaw din na classmate, Boy Pekson, ha? Baka nagiging malilimutin ka na classmate, ha? Kumusta si Senator Franklin Drilon? Tatakbo bang senador sa 2025? Huwag tiisin ang pagiging malilimutin. Mag-Memo Plus Gold, isang herbal supplement na gawa sa 100% pure Ed Natural Bacopa Muniera. At sabi ni Professor Boy Benesa, napagtibay na sa clinical studies na nakatulong sa pagpapabuti ng ating memorya at syempre sa concentration, at nakatulong din sa pagbawas ng stress para lagi tayong focus at mentally alert ano man ating gawain, trabaho kay pag-aaral. Para mabilis ang isip, always sharp. Mr. Michael is my guy, Mr. Cesar Lee. Mag Memo Plus Gold araw-araw. Mabibili po yan sa Mercury Drug at available din online sa Shopee at Lazada. Memo Plus Gold, lamang ang Brainy Good. Standby, Boy Gonzales. At antabayin po yung ating espesyal na balita. Anong lugar daw yung part ng Paranaque na inaangkin din ng Taguig? Mamaya sa ating pagbabalik. Daming bayan. Oras, Sister L. 2 minutes after 9. RH number 1. Chill lang Lunes na Lunes may basher kasi ka dito Lakay pa di ba ako magbasa? Hayaan mo na yan. Ma-imbier na ka lang, ha? Yung mga basher para ano, pasalamatan mo na lang sila. Pero alam mo Lakay, napapansin ka. Gusto ko lang mag-thank you sa kanya. Yan. Alam mo kung bakit? Bakit? Feeling ko sikat na ako Oy, thank you sa'yo kung hindi ka happy para sa achievement ng kapo mo, it's okay. Love ka ng Lord. Done my time. Hayaan mo na yan. Eto mo si Boy Gonzales. Tayo ay yellow ribbon. May mga yellow ribbon ba dyan, Boy? Sa 40th anniversary, death anniversary ni dating Senador Ninoy. Manila LGU at iba pang mga grupo nagkakaisa sa pagunitan ng ika-apat na pong anibersaryo ng kamatayan ng dating Senador Benigno Ninoy Aquino the Jr. Arrest number 29. Boy Gonzales, please come in. Boy G, saan yan? August 21 na kayo at Elaine, dalawang makasaysayang pangyayari sa bansa ang ginugulita na yung araw. Una, ang Plaza Miranda Bani noong 1971, August 21 din yun, at ang pagpaslang sa assassination kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino noong 1983. Ngayong umaga, nag-alay ng Bulaklak ang grupo ng One Sambayan na Libre Party Market dito sa Plaza Miranda sa Quiapo. Tumalo ang ilang mga supporters ng Libre Party at yung apo ni Ninoy o ang pamangkin ni dating Pangulong Ninoy Aquino. Sino? Francis Aquino D. Anak niya ni Biel Aquino. Si dating Senador Bam Aquino, wala ba dyan? Nasaan na si Bam?
wala na, wala rito na kaya. Ganun ba? Dating Congressman Teddy Bagilat at ilang mga supporters niya, yung Libre Party sa Manila. Pagkatapos yung narit kayo nila kaya, nagtungo sila sa Santo Domingo Church. Boy, wala din dyan yung mga anak ng dating sanon, sina Bolsi, sina Biel, sina Eldon Cruz. Apo lang na kayo, yung apo, si Francis. Nasaan na yung mga anak? Of course, alam natin si Chris nasa Amerika, nagpapagamot pa. Dating Pangulong Noynoy, sinundo na ni Lord. Asan yung mga magkakapatid? O baka naman nandun sila boy sa ano sa Christian. Wala bang baka nandiyan sila sa may Manila Memorial Park naman. Doon sa puntod. Sa ano sa Santo Domingo Church. May misa sa Santo Domingo Church pagkatapos ito nagtungo yung mga supporters ng Liberal Party at maging local pamanan ng Manila LGU ay nakisa rin sa pagbunita ng ika-apat na pong anibersaryo ng pagkamatay ni Ninoy Aquino. Boy, iba-iba palang lugar yung pinunta nila, pati yung monumento nila sa may tapat ng Manila Hotel, dyan sa may Rizal Park. Ayan, Burgos Avenue. Yung monumento ng dating senador Ninoy at dating Pangulong Cory Aquino, yung monumento nila sa Burgos Avenue, corner Rojas Boulevard. Sa tapat ng Manila Hotel. Lakay na gali din ang Bulaklak ng Manila LGC dyan. At bukod sa Manila LGC. Boy, andyan ba si Mayor Hani Lacuna? Wala lakay. Wala. Bulaklak lang yung pinadala ng Manila LGU. At yun lang yung lakay, yung okasyon na kayong sa Plaza Miranda, kung magkitaon lakay, pinasabugan ng Granada, yung meeting di abase ng Liberal Party noong August 21, 1971, na ikinamatay ng kundi ko na siya kamalilakay na nasa siyang nakatao at ikinasugat ng marami mga politiko ang nangyaring Plaza Miranda Party. Wala sa kauna-una sa Pilipinas, si Boy Dosales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Pero naging controversial din na Sister L. Yung Plaza Miranda Baming kasi wala doon ang dating Senador Ninoy Aquino nung bombahin yung Plaza Miranda. So, nagkaroon din ng malaking issue rin yan. Pati yung mga kasama sa Liberal Party, dating Senate President Hubito Salonga, may mga naging pagdududa. Anyway, mahabigan, babalikan natin ilang pang mga reports. Bukod sa yellow ribbon, Sister L, abay, ito ang pinaka-importante ngayon. Come on! Abay, para kay Santa Claus, Ninong Nambayan, wala pong holiday. Sabi niya, holiday at yun, mamimigay ako ng pera. Maski holiday po, mabigyan ni, maski bumabagyo, umuulan. Namimigyan ng limpak-limpak na aginaldo ating Ninong Nambayan. Santa Claus ng bayan, Ninong Sherwin Alfaro sa ating DZRH. Malakas aginaldo promo. Sherwin. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Ayan na, andyan na ang Santa Claus, ang ninong ng bayan. Pero parang medyo malapit-lapit to sa atin ngayon, Lakay. Ah, ganun ano? Nasa Soto Street ba ito? Nasa Pedro Bucaneg o nasa Ruas Boulevard? Aba, nasa Pasay ka lang, ha? Pasay lang, Lakay. Kasi mukhang nagtatampo yung mga taga-Pasay, eh. Ah, ganun sabi, ba? Lagi kayo nasa malayong lugar. Lapit, hindi kami pinupuntahan dito. Eto si Ninong Sherwin Alfaro. Ninong Sherwin, saan ka dyan sa Pasay? Punta mo yung aking kasamang rumbo dyan, ha? Si Tony Pitalio, ayan, si Barangay Chairman. Sa may Humildad Street, Barangay Harrison. Ah, dito lang. Ang lapit lang. Sherwin, please come in. Sherwin, Ninong. Lakay, galing na tayo doon kanina dyan sa may FB Harrison. Pero ngayon, nadip tayo sa M. De La Cruz Street. Dito yan sa Pasay. Kung saan eh, pag gantong holiday, eh, holiday din yung pag ng mga tao. Tignan mo naman, relax-relax lang. Labas-labas lang ng basura. At tapos, siyempre, kinakataro ka yung tayo, ano? Tayo yellow ribbon. Ay, sobra ka. Tayo yellow ribbon. Marami nag-aalmusal. Pero malakasan lang kaya, dito sa iskinitan ko si ate. Yan, oh. Nakikinig ka sa teacher. Yes po, Lakay Deo, makalma. Ay, ate, I love you. Ayan, biro mo, Lakay. Ganda na herba ni ate. Gusto ko yung herba ni ate. Diba? Yan, ito yung kanina. Anong compound to, te? Macario compound. Macario compound. Oh. Sa loob na Macario compound. Asisto yan. Ilan ay malakas at pinakiging yan yung mga programa mo. Ah, Lazara, ito, ito. Anong radio yan? Anong pinakiging yan yung? UZRH. Aba, sa lool. Narcisa Macario. Oh. Ah, Narcisa Macario, sa inyo itong compound na to. Oh. Kayo ang nagmamayar ng compound. Hindi po. Hindi. Pinakasipig sa kanya kay Macario, Macario compound. Ang founder ng may-ari nito, Macario. Oh. Akala ko Macario assist you eh. Kalookan naman yun. Bigyan natin ng 1,000 si Mami. Nakikinig sa radyo sa kanya. Thank you. Pambili na ng maintenance. Oh. Dota tsaka Ragnarok. Tsaka hindi, yung... Amledupin. Yan ba yung... yan ba yung na-endorse yung Dr. Lachon tsaka Dr. Willie Ong? Huwag kayo maniniwala din sa mga ano. May mga ginagamit yung parang... Oh, ginagamit yung parang dalawang doktor. Thank you, GZRA. Oo, salamat po sa inyo. Ito, punta pala. Kapag yung drama rin, ay, hanggang drama nakikinig ko mga ito. Oo, malakasan dito. Ito yung bahay ni ate. Ate yung... Ate ba yung... Ang ganda ng transistor ni ate. Ha? Radio well pa yata yan. Ay, I love you, ate. Ganda-ganda ni ate, oh. Ate, pwede bang ma-arbor ang headband mo? Sabi yung headband talaga. Ayan, nag-e-echo pa. Oh. Ayan. Ayan. Dati pa rin. Opo, maliit pa po ako. DZRH na talaga. Ayun, malaki na talaga. Malaki. Oh. Mula nung maliit hanggang malaki na si ate. DZRH pa rin, ha? Ay, kanya. Buong pamilya nakikinig dahil pagpasok mo sa bahay nila, parang ito yung entrance nyo, entrance fee. May biometrics. Kailangan nakikinig ka na si Jerry. Pag di ka nakikinig sa D-Series, dito ka sa araw. Bawal pumasok. Bigyan natin lang 1,000 pesos si ate. Thank you po. Thank you po, Lakay Deo. Eh, wala po, ano man. Merry Christmas ate. Ayan na. Wala. May nakikinig pa. Asan? May nakikinig pa? Ito. Asan po radyo nyo? Ay. Kaya makitaan niya. Nakaharap ka dyan. Ayun, nakapatong sa refrigerator, oh. Abay, ganda na transistor ni ate, ha? Kaya ako, huwag ka. Sila lang at saan lang may ubas. Wow. Na hindi nauubos. Na pang New Year na yan, ha? Mami, matagal na kayo nakikinig sa D-Series. Matagal na. Ilang taon na po? Tanda na ako, matagal na yan.
Bata ka pa ate. Anniversary ngayon ng 17 episode, di ba? 84 years dahil sa anniversary ng Deezer H. Mami, nakikinig ka ng Deezer 1,000 pesos! Salamat po. Maraming salamat. Pambili ng diamante. Mayamang mayaman dito eh. Pagkagising nakasot na yung mga alahas. Kaya congratulations sa inyong lahat sa patuloy na pagkikinig sa Deezer H. At malakas ang panalo ng 1,000 pesos. Kaya naman sa mga kapitbahay natin dyan at gusto manalo ng 1,000 pesos, tumutok lang sa Deezer H para sa Deezer H Malakas promo. Artist number 6, Shirley Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Wow, galing nga. Maraming salamat Ninong Shewin Alfaro at sa lahat ng mga taga Makarikong Pound sa Pasay City. Merry Christmas! Standby, Let Narciso. Anong mensahe ng Pangulong BBM ngayong death anniversary ni Noy? Ah, pagkakaisa, Sister L. Unity. Unity, ayan. Pagkakaisa ang mensahe ni Pangulong Marcos ngayong Ninoy Aquino Day. Basta Mr. President ha, pag mo nang huwag ka nang mag-sponsor ng ano ng bill na alisin sa kalendaryo ang Ninoy Aquino Day. Wala kayo, naalala ko yung Unity, naalala mo yung kasama natin dun sa awarding ceremony. Yung taga Maguindanao. Yung diba yung pala, meron silang parang foundation sa mga IP, mga indigenous people sa Maguindanao. Ano nga pangalan yun, nakatabi si, natin sa table? Medyo mahirap bigkasin si, yung kanyang pangalan si na kayo. Si Aling Marieta, ayan, na nakapag-asawa ng Italiano. Yung Italiano, ang kanyang asawa, laka. At sila ay tumutulong sa mga parang mahihirap, ayan, mahihirap. Tumutulong din sa kapwa mahihirap. Ano nga bang pangalan nito? May foundation sila, Lakay. Nakalimutan ko din yung foundation na pinopromote niya. Yung mga IPs po ito sa Maguindanao. Actually, Davao eh. Ayan. Ayoko, Davao, Lakay. Ano? Ayan. So, lumipad sila all the way papuntang Manila para sa award. Si Ma'am Marieta Ombasi Rizzo. Ayan. At i-congratulate din natin yung si Mayor Jesus Camara ng Libmanan Camarines Sur. Ayan. Mayor Jess, congratulations din po. At saka si Ma'am Fertes ha, yung teacher naman diyan sa Pampanga. Ay, tsaka na kayo sa mga taga-Philippine Christian University, diba? Yes, Elaine Fuertes, ayan, congratulations po. At itong bata mo, Kuyang Ruel Rivera, ha? Taga-BJMP. Ayan, si Jail Warden Ruben Olivo, ayan. Effort po sila ay sa pagkuha ng name. Pasensya mo yung mga iba. Maraming awardees po rin din natin na matanda na tamang pangalan. Pero Lakay, nakita ko dun sa page, may mga artista pala. Oo, marami palang artista dun. Ayan, malalaman natin yan. Standby, Leta Narciso. Standby, Christian Manyo. Ayan, meron ding celebration sa ano, ha? Naiya. Meron ding paggunita sa Naiya, ha? Sa tarmac ba yan? Doon sa Manila Memorial Park, Christian, wala ba doon ang mga anak ni dating Pangulong Cory at Ninoy? Lakay, ano pala? O baka sabi niyo, i-celebrate niyo, hindi po ginugunita. Ayan, lang ginugunita, pala. Hindi po sineselebrate, sorry. Ayan. Standby, Edniel, standby, Christian, standby, Leta Narciso. At antabayanan po, mga kaibigan. Lakay, ano ba yan? Na-excite ako sa ano mo today. Saan? Sa chika mo today. Ah. Anong latest Mars? Charot lang. Hindi pala Mars. Anong latest, Lakay? Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis sa yung kay Deo Makalma. Wala si Deo Makalma. Kulang ang almusal ko. Deo! Deo! Alam niyo ba, mga kaibigan, na meron palang dalawang subdivision na nasa ilalim po ng Paranaque City ay inaangkin din ngayon ng Taguig. Yan yung nakaraan mo, Lakay. Yes. So ngayon mo ibibigay sa amin ang detalye. Tatapusin natin yan. Standby, Nicole Lopez, at yan po sa ating pagbabalik. Ora, Sister L. 9:27. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Kahit ito'y
Pagkakaisa, yan po ang mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong ginugunita ang 40th death anniversary ng dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Aris number 14 mula sa Malacanang, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, sa isa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng sambayanan sa pagunita ng araw ng kamatayan ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. sa kanyang mensahe na nawagan ng pagkakaisa ang Pangulo. Sinabi nitong si Ninoy ay nagsilbing ehemplo sa marami na pagtindig sa kanyang paniniwala at pakikipaglaban para sa kanyang pinaniniwala ang tama. Kaya naman hinikayat nito ang mga Pilipino na gawing inspirasyon si Ninoy. Dapat rin anyang isang tabi ang politika, alang-alang sa kapakanan at pagsulong ng bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat alisin ang political barriers na hadlang sa pagkamit ng kaunlaran. Binigyang diin ng presidente na ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagkakasundo ang daan tungo sa progresibong Pilipinas. Lakay? Naka-yellow ribbon ba ang Pangulong Marcos ngayon? Hindi naman lakay. Naglabas lang siya ng mensahe. Kaya lang kulang ang mensahe ni Pangulong Marcos, Miss Letta. Alam mo kung bakit? Abay, birthday ang First Lady ngayon, oh. Naka-front page pa sa Tribune. Ayan. Okay din to si Willie Fernandez ng Tribune. Sip-sip. Abay, nung Sabado ba yung birthday niya, Lakay? Ngayon. Parang nung Sabado yata, Sabado Miss Nita, no? Alam ko ngayon. Sabi ngayon ba? Mukhang ikit na mga RHTV. Ang ganda nung Happy birthday, napakalaki Madam ng picture ni First Lady. Iba rin magsip-sip ang mga Daily Trigger. Willie Fernandez, barangay. Baka hiniwalay lakay ang mensahe. Hintayin natin. Ganun ba? Ayan. Abay, ilan taon na ba ang First Lady? Abay, kung 40th anniversary, ang death anniversary ni Ninoy, buhay na ba siya nung mapas lang si Ninoy sa NAIA? Sa tarmac? Ayan. May 40 na ba si First Lady? Eh sa bagay, ang Pangulong Marcos, senior citizen na eh. Siguro baka... Mukhang hindi naman malayo. Baka hindi naman magkalayo. Baka grade 6 siya nun. Grade 6. 12 years old. Anyway, so wala pang celebration sa birthday ng First Lady ngayon. Wala lakay eh. Ayan, okay. Wala sige. So far. Abangan na lang natin. Baka mamaya sila lang. Tahimik lang. Family affair lang. Ayan. Tama, Lakay. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Sister L. At tayo ay yellow ribbon pa rin na Sister L. Report mo lang kay Christian. Punta naman natin si Christian. Nandiyan ngayon sa Ninoy Aquino International Airport kung saan ginugunita ang Ninoy Aquino Day. RH8, Christian Mano. Christian. Lakay at Sister L, sa pamamagitan nga ng isang maigting programa, ginunita sa Ninoy Aquino International Airport ang 40th anibersaryo ngayong araw ng pagpaslang at pagkamatay ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Si Ninoy ay inassassinate sa baba ng eroplano sa NAIA noong August 21, 1983 mula sa US matapos itong ma-exile. Ang programa ay pinangunahan ng mga taga-suporta ni Ninoy, partikular na ng ATOM. August 21. Buhay pa pala ang ATOM. Sino mga anya ba si Vice President Jojo Binay? Yan ang mga organizer ng ATOM noong araw eh. Wala lang, kaya nakita natin ang professor na si Shawa Chua, yung nanguna kanina. At tapon yung sakay na si Francis Kiko Aquino D, kung saan sila ay nag-alay ng dasal at sabay-sabay umawit ng bayan ko. Mensahe ng apo ni Ninoy, mahalaga na huwag kalimutan ang simbolo ng kasaysayan at ituloy-anya ang laban ni Ninoy at ng taong bayan para sa demokrasya. Ang grupo ay nagsagawari ng motorcade patungo ng Plaza Miranda at bukod dito, may misery na gaganating ngayong umaga sa Santo Domingo Church sa Quezon City na pangungunahan ng pamilya Aquino at ng Ninoy Aquino Cory Aquino Foundation. Si Ninoy ay naging mukha at simbolo ng oposisyon laban sa testaduriya ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Still want me.
if I don't see you. Asan na yung mga original na mga ano? Mga member? Yellow Army. Put the blame on Mr. Rolly Herman, nasaan ka na? Ha? Meron talagang consistent na kaya. Ito yung mga ano na, yung mga sikat na sikat sa August 21 na movement nun eh. Butch Aquino, Jojo Binay, Rolly Herman. Medyo may mga edad na kasi lang. Sabagay iba, sinundo na ni Lord eh. Ha? Parang si Joey, sino nga ba yung si Joey naging ano? O ay sinang Makati, no? Nakalimutan ko na. Anyway, report mo Lakay, Ednella Parosa. Aba, Lakay, ito ang Armed Forces of the Philippines. O nga pala, no, Lakay, kasi sabi mukha daw mayroong ano eh. Tik-tik. Sabi ng mga taga-Philippine Coast Guard. Eh. Dahil ang Armed Forces of the Philippines po ay tiwalang walang tik-tik sa kanilang hanay sa harap ng paulit-ulit na harassment ng China sa West Philippine Sea. Detalye, balita mo RH52, Edniel Parosa. Edniel! Lakay at Sister L, ipinagpaglaman ng sendetahang lakas ng Pilipinas ang isyo sa Umanoy. Pinik-tik ka ang ilan sa kanilang hanay pabor sa China. Ayon kay Colonel Miguel Aguilar, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, tiwala siya sa loyalty o katapatan ng mga sundalong Pilipino. Ginawa ni Aguilar ang pahayag ng ating tanungin, hinggil naman doon sa statement ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Jay Tariela, na baka may nagtitimbre sa China patungkol sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Inilutang na Commodore ang issue kasunod ng panganyo ng China ng tubig sa barko ng Pilipinas na magtutungo sa BRP Sierra Madre kamakailan. Paliwanag ni Aguilar sa DZRH, natural lamang mamonitor ang paglalayag ng isang bangka pero spekulasyon parati kung anong lalamanin ito o kung ano ang magiging misyon nito. Pakinggan natin si Colonel Miguel Aguilar. Kung bangka, makikita naman nila. Pero kung ano ang laman ng bangka, hindi naman nila alam eh. Kaya kung ano-anong aligasyon ang sinasabi nila tungkol sa laman ng bangka. Naniniwala kami sa loyalty ng ating mga sundalo. Naniniwala kami sa patriotism ng ating mga sundalo. Alam namin na lalaban at lalaban tayo para sa karapatan natin at pagtatanggol natin ang karapatan ng mga Pilipino. Una nang sinabi, Lakay, una nang nagbabala itong spokesperson ng AFP sa China Coast Guard nitong weekend na mag-behave at huwag nang mangialam sa panibagong resupply mission sa Ayungin Shoal. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Sana'y totoo, pero... Kung totoo man yan, wala naman aamin yan eh. Treason yan. Do you want war against China? Well, I'll tell you, even on the coast beach of Palawan, before you can take off, the missile of China would be there in about 5 or 10 minutes. It would be a massacre if I go and fight a war now. We are not yet a competent and able enemy of the other side. So what I did was I was just being nice to them. Dumb-dumbing. Bayan. Sandali lang, Heta. Cancer fund ng gobyerno para sa susunod na taon. Pinaglaanan ng halos kalahating milyong piso. Kalahating milyon lang? Cancer fund naman ang milky? Parang masyadong mali. Oo, parang barya-barya naman yata yan. Aris number 12, tama ba ito? Manang Milky, Rikunan, please come in, Milky. Lakay at Sister L, halos kalahating trilyong piso. Ayun, trilyon pala. Ah, trilyon pala, hindi milyon. Ano, yung letter M o U L, naging, naging, yung T, naging M. Oo, ayan. Correct natin, Manang Milky. Trilyon, hindi milyon. Okay, proceed. Lakay at Sister L, 2.02 trillion o billion pesos ang inilaan ng Marcos administration para sa susunod na taon. Para ito sa Cancer Control and Cancer Patient Assistance Fund. Mula ito sa 306.1 billion pesos na budget ng Department of Health para sa 2024. Itong nahiyag ni House Deputy Speaker Ralph Recto sa paghimay ng Kamara sa 2024 proposed national budget na nakakalaga ng 5.76 trillion pesos. Ang kay Recto, bukod pa dito ang 1.02 billion pesos para naman sa Cancer Control Fund para mapigilan ang pagtaas ng cancer cases
kung saan halos 60,000 Filipinos ang namatay sa naturang sakit noong 2021. Sabi ni Recto, pwedeng idagdag dito ang proposed 28 billion pesos para sa mga gamot sa susunod na taon at tanukalang 22.2 billion pesos para pambawas ng hospital bill na nasa ilalim naman ng medical assistance for indigent fund. Paliwanag ni Recto, 10 billion pesos ang mababawas sa pondo ng DOH sa susunod na taon dahil babawasan ang para sa MIAIF, maliban kung ito ay i-restore naman ng Kongreso. Dagdag pa ni Recto, bumabangon pa sa epekto ng COVID-19, kaya nasa 20 billion pesos ang alokasyon sa public health emergency benefits for health workers. Sakaling maibigay na ang naturang benepisyo, sinabi ni Congressman Recto, lalaki na ang budget pang kalusugan pagsapit ng 2025. Para sa kauna-una sa Pilipinas, Ilki, malaki ito, 10 billion yung pinapabawas ni Senator Congressman Recto sa budget ng ito DOH? Ito yung nasa panukalalakay, 10 billion mababawas sa pondo kasi ito ay kukunin nila sa Medical Assistance for Indigent Fund. Pero sabi ni Congressman Recto, pag-uusapan naman ito ng Kongreso at ng Senado, baka maibalik itong 10 billion under the Medical Assistance for Indigent Fund, Lakay. Okay. Maraming salamat, Manang Milky. Congratulations sa inyo ni Sister Ay, thank you. Salamat. Thank you, Manang Milky. Kakauna-una sa Pilipinas, this is RH. Ako si Milk Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat pa ng Milk Rigunan. Huwag kang mag-alala, si Sister L, magpapakain daw ng milk tea. Yeah. Milk tea? Dummy. Papakain. Lakay, iniinom ang milk tea, ah. May saguyan kinakain yan. Yung iba lakay, ano, hindi pearl. Ano? Hindi pearl. Ano? Yung iba, ano yan, yung mga... Sago? Di, may mga bago na kasi. Ah, ganun ba? Oh. Yung iba, ano na lang yan, mga rock salt and cheese. Ah, ganun ba? May mga pudding. Akala ko yung tambo-tambo. Ay, tambo-tambo. Bilo-bilo. Ora, Sister L. It's 9:44. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Ng PCSO. Alam ba, Madam Sandra Cam, na merong dalawang subdivision sa Paranaque ang inaangkin din ng Tagig ngayon? Standby, Nicole Lopez, ha? Abay, binibenta na ba ni Dennis o yung kanyang mga share sa ano, sa dito, ha? Dito, telecommunications. Mm-hmm. Ano nga doon sa dito, ha? Naging doon na, ayan, DJ, ayan. DJ. DJ Banger, ha? Ayan. Oy, tarantado ka, Kiko Calado, ha? Ayan. Bakit, Lakay? Madideklara ko ng persona non grata sa DCRH. Bakit? Abay, nag-post ba naman habang nanonood sa Amerika? Yung daw picture natin sa award, ayan. Para daw litrato ni dating Mayor Pablo Cuneta at Sharon Cuneta. Uy, grabe naman yan. Very harsh ka naman kay Lakay. Dideklar itong persona non grata dito sa MBC yan. Eh, ha? hindi ka na... Uy, hindi kayo. Lakay, pinakita na yung video natin. No? Ayan ba? Ayan ba? Pa naman tayo dyan. Okay, tingnan mo kaya. Bongbong Marcos. Ganun ba yan? Kung si BBM ba yan? Si BBM ba yan? Parang si BBM yata yung kumuha ng award na... Naihabol. Thank Maraming you, RHTV. Salamat. Si Pocholo pala yung ano, ha? Oo, Lakay. Sabit sa'yo ng gintong award. Gintong medalya. Ayan. Na sana ay sa susunod, Mr. Lito Abuana. Pwede na isan lang sa Tambunting Pawn Shop, ha? O kaya sa Villarica Pawn Shop. Ayan. Maraming salamat po uli. Ayan. At sa mga bumabati po, naku, di namin kayo maisa-isa. Oh, yun, Lakay, thank you pala. Ayan. Sa lahat ng bumabati sa amin sa YouTube, sa Facebook, sa SMS. Maraming salamat po. Hindi namin kayo masasagot isa-isa. Pero thank you so much po sa support. Para po sa inyo yan. Sandali lamang, Nicole. At baka daw makalimutan ko, sabi ni Kuyang Judge Saboy at Mapili, ha? Abay, Kuya, pakibati naman si Brother Mike Velader ng belated happy birthday ng El Shaddai. Oh, 84 years old na pala. Kasing edad pala ng DCR si Brother Mike. Ha? Oh. Ayan. Happy birthday, Brother Mike Velader na El Shaddai. Abay, ilabas ang mga panyo. Ha? Balik tara ang payo. At mga... Lakay naman. Style ni Brother Mike Velarde. Ayan, nagpausan ng mga sikat Amerikanang checkered na kulay green. Mm-hmm. Ayan. Abay, Colonel Attorney Mariano Santiago, happy birthday, sir. Ha?
At labat tayo dyan. At kay Kuyang Hila de la Cruz. Uy, Noble Francis Blanco na mabuhay, Shriners. Happy birthday, Noble Francis. Kay Maring Ruby Pauroma ba? Binabati ni pareng classmate Nilo Pauro ng Inquirer. At happy birthday din kay Edwin Erwin Makatangay at Marilyn Servano. Ayan, happy birthday. Ora, Sister L. It's 9:52. AC Nielsen Survey, number one tayo sa buong Mega Manila. Number one. Ang DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Talaga namang sama-sama na tayo sa panonood at pakikinig. Pilipino. Damdamin. Bayan. Alam mo, Dennis sa Antenor, yan din yung mahirap eh. Pagka number one, ayun, dami-dami commercial, ayun, punong-puno, ha? Kaya nagalit si Noble Nelson Yao, ha? Bakit naman? Noble Duna Samaniego, sabi niya, puro kayo commercial, kuyang, ha? Ayan, Wala na tuloy yung bubit mo. Ayan, tatapusin natin yan. Ayan, happy birthday muna kay Marca Pascual, mula kay Papa Caloy Pascual the Junior. Ayan, tapusin na natin yung ating special na balita, ha? Alam mo ba, Mayor Abby Binay, na ang dalawang malaking subdivision sa Paranaque ay inaangkin din ng Tagig? Hindi lang 10 barangay sa Makati, ha? Ayan. May additional na... Oo, pero ayon na sa ating nabubita, Mayor Abby. Pero kung titignan mo naman talaga sa mapa, alam mo, dapat lang na mapunta ito sa Tagig. Ah, so nasa Tagig dapat talaga yun. Kasi itong dalawang malaking subdivision, mga habigan, dyan daw nakatira yung mga sikat na ano na, mga, ayan, sikat pa rin naman, ha? Dyan nakatira si former justice ng Supreme Court, Dante Tinga. Mm-hmm. Ayan, Senator Franklin Drilon. May bahay ka pa rin, Senator Drilon, ha? Oh. Ayan, na nag-iisip pa kung tatakbo hindi senador sa 2025. Ay, talaga ba? Wala pang final decision? Wala pa. Ayan. Mm-hmm. Sabi ni classmate Boy Pexon. At dyan din pala nakatira mga panyero, ha? Ang sikat na criminal lawyer na si Dakila Castro, di mo inabot to, Sister hindi M. Hindi nalakay. Ayan. Abay, ayaw na sa ating bubit. Kung titirin na mo sa mapa, ay parang sa Taguig, dahil itong dalawang subdivision, mm-hmm, na ang address ay Paranaque City, ay kung papunta po kayo, mahabigan, ng south, ha? Mm-hmm. Galing ko kayo ng Makati papuntang Muntinlupa, ha? Mm-hmm. Itong dalawang subdivision ay nasa kaliwang bahagi ng South Luzon Expressway. Oh, ayan, di ba? Okay. Boundary yan, di ba? Mm-hmm. Pagkakaliwa, Taguig na yan. Mm-hmm. Ayan, kanan, Paranaque. Actually, lakay-kalilito ka nga minsan, mm-hmm, eh. Mm-hmm. Pero itong dalawang subdivision na ito, gawa daw ni Stonehill. Alam mo si Stonehill nung araw, sikat tong American businessman ito, ha? Influential. Anyway, gusto na ni Stonehill nun, hindi naman kilala ang Tagig. Kaya gusto niya yung dalawang subdivision na yan, mailagay sa Paranaque dahil mas sikat. Anyway, mahoy ang mga ateng para sa mga taga Tagig at Paranaque. Ang dalawang subdivision na kliniklaim ngayon ng Tagig, na ito ay nasa kanilang territorial jurisdiction. Abay, Aris Ilagan. Abay, di ba dito ka nakatira, pare ko, ha? Ayan. Ano yan, lakay? Saan yan? Ito ay yung United Paranaque Subdivision. Ayan. At United Paranaque Subdivision Phase 1. Ah, Phase 1 and 2, Phase 1 and 2. Okay. Pero yung phase 1 ay tinawag na ngayong United Hills sa Paranaque United Hills Subdivision. Hindi man masyadong kalakihan ito, pero sikat itong subdivision na yan. Sabi ni na ating bubit, mga almost 400 houses lang dito, ha? Ayan. 400. Madami na bina yun. Ayan, marami medyo naman. Oo. At nasa tabi kasi ito ng FTI, Sister M. Ah, malapit sa oo, sa ano. Kaya ito kung tutusin, kung titignan mo sa mapa talaga, ano ito, ha? Sa Tagig. Ayan. Oh. Kaya lang, kumbaga kinagis na nila, mm-hmm, Paranaque ang address nila. So, Paranaque. Pero ngayon,
Eh, ngayong uso ang agawan ng teritoryo. Alam mo, Laka, hindi lang sa West Philippine Sea may territorial dispute eh. Makati at Taguig din. Ay, maraming salamat, Congressman Adora Pleto. Ayan, thank you po. Buhabati sa atin ng kino-congratulate tayo. Thank you, Ka-Ador Pleto. Your business is ours. Kay Governor Lagman, nagpabot ng pagbati sa atin. Oy, maraming salamat po. At... meron pang governor na award yun, nakalimutan mong pangalan. Ay, wala ka. Ayan, tignan natin yung record natin mamaya. Your business is our business. Pero lugi na nga ba talaga, malaki na ba ang lugi ni Dennis? Oy, at pati yung share dito, dyan, doon ay binibenta ng mga malaking share? Eh, alamin natin, duman. Sa amin lang yung dito is duman. Dito duman. Alamin natin, pagbenta ng Dito Telecommunity sa shares nito, nagpapakita daw ng financial health ng ikatlong telco player ayon sa isang analyst. Alamin natin ang detalye mula kay RH17, Ms. Nicole Lopez. Nicole. Usap-usapan pa rin hanggang ngayon ang pagbenta ng Davao-based businessman na si Dennis Uy ng higit 2 bilyong shares ng kanyang Dito Telecommunity sa isang hindi pinangalan ng investor. Ito'y dahil batay sa pag-aanalisa ng financial experts, ipinapakita ng hakbang ni Uy ang financial health ng ikatlong telco player sa bansa sa isang panayam kay Toby Alan Arce, head ng sales trading sa Global Links Securities and Stocks Incorporated. May tuturing na significant development sa Dito Telco ang pagbenta ni Uy ng kanyang shares noong nakaraang linggo. Pero ipinunto ni Arce na discounted na ibinenta ni Uy ang napakaraming shares, kaya't maaari anyang ma-question ng mga investor kung bakit diniskwentuhan pa ng Dito Telco ang pagbenta sa shares nito. Dahil sa pagbenta ng Dito Telco ng 10% ng shares nito, sinabi ni Arce sa isang panayam na ang bawat shareholder sa ikatlong telco player ay mag-aari ng maliit na porsyento ng kumpanya. Noong nakaraang linggo, batay sa disclosure sa Philippine Stock Exchange, inaprubahan ng Board of Directors ang pag-issue ng halos 2 milyong common shares na nagkakahalaga sa piso kada isa. Matapos ang transaksyong ito, itinaas pa ng Dito Telco ang kanilang outstanding shares sa higit 15 bilyon. Pero hanggang ngayon, hindi pa pinapangalanan ng Dito Telco kung sino ang investor na kanyang pinagbentahan. Para naman kay Jafet Luis Tanchanco, Senior Research Analyst ng PhilStocks Financial Incorporated, kailangan pa rin isapubliko ng Dito Telco kung sino ang investor na bumili ng shares, dahil concerned ang iba pang investor kung paano ito makakaapekto sa Dito. Matatanda ang pumasok sa mga loan agreement ang Dito Telecommunity sa unang bahagi ng 2023 para sa pagpapalawig ng kanilang negosyo. Inanunsyo rin ng Dito Telco noong Abril na plano nilang magbawas sa gastos ngayong taon nang lumobo sa higit 11 bilyong piso ang nawala sa kanilang kita noong 2022. Kaya sa datos, tiwala ang Dito Telco na gaganda ang kanilang kita mula sa kanilang mga subscriber. Matapos naman ang deadline sa SIM registration, nasa 7 milyong subscribers ng Dito Telco ang nakapagparehistro. Target ngayon na ikatlong telco player na maparami pa ang kanilang subscribers sa 9 hanggang 10 milyon ngayong taon. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 18 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Nicole Lopez. Bilis naman na oras, papaalam tayo. Parang hindi holiday ito. Oy, pero maraming salamat kay Kamar Urbano Lakay. Congratulations daw sa atin. Maraming salamat po. At muli kay Dr. Lito Buwan ng Gintong Parangal Awards. Maraming salamat po. At congratulations din sa mga kasama naming nabigyan po ng parangal. Yes, ng parangal. Thank you and congratulations din. At yan na mahibigan ng kabuuan nating
Si i-play mo pa sa TV yan ng konti. Play, papiki-play. Dahil wait lang lang ito pala si, pabati daw si Miss Tenny Ramirez Bautista ng Damayang Filipino Movement at kapatid ni, kapatid doon ni Governor Daniel Lacay, nakikinig sa atin. Ayan. Lacay, bongbong na bongbong ka doon, sabi dito. Ikaw daw ay carbon copy ni Apo Lacay, Ferdinand Marcos. Senior daw Lacay eh. Iniisip ko tuloy kung kapatid ko sa labas si BBM. Ampon ka, Lacay. Ampon ba? Pakitanong nga, Lacay. Hindi daw, wag daw ampon, the chosen one. Ganon. Maraming salamat. Ako po si Dayo Makalma. Sister L po, Elaine Apiti, stay safe everyone. Di siya rin sa presyon tulong susunod na Miss May Binauhan, Wonder Woman, Luga Queen. Bye-bye. Stay safe. He ain't heavy. Na